Welcome back to my channel. So, napakwala naman ata ng lips ko. So, ngayong araw kasi na to, naglilipat-lipat na kami ng mga gamit namin. Pupunta kami dito sa isang bahay para kuhanin isa-isa yung mga gamit. Iiwan na lang namin yung mga malalaki para dun sa mga paglipat. Tsaka namin tatawagan yung truck para sa lipat bahay. Puno yung likuran namin. Ambit pa naman ng kotse namin. Kaya ilang beses kami pabalik-balik. Pulo ng buko, walang bangs. Wala pa kaming rep sa bahay. Agay. Kaya hindi namin alam kung anong pagkain namin muna sa araw-araw. Madalas nagpo-food panda, nagti-take out, ganun. Kaya ang lipstick hindi pantay-pantay. Yung lipstick pa kasi. So, babalik na kami dun sa bahay. So ayan, nandito na lang kami sa aming favorite na karinderiya. Dahil wala kami pagkain. Ayan, torta gusto ko. Torta? Wala pa rin silang bopis. Tisik lang. Kailan kayo magkaka-bopis? Meron ba? Meron po. Ah, bukas. Pa-reserve kami ng bopis. Anim. Ang aming ulam from Shinani's Eatery uli. Ayun, si Daddy G bumaba, bumili ng yellow. So halos araw-araw bumibili kami ng yelo kasi yung ref namin nandun pa sa kabilang bahay. Hindi pa kami totally nag-move in doon sa bagong bahay. Although natutulog na kami ngayon doon, inaayos-ayos na namin. Kasi nag-decide kami na palagyan ng tiles yung poste sa labas ng bahay, doon sa fence. Kasi sabi ni Daddy G maganda daw ka, so medyo na-off na yung budget namin talaga. Kaya sabi ko, ihuhuli na lang namin yon yung paglalagay ng tiles sa poste. Pero lumipat na kami. Kaso nga, yun, wala pa yung kama. Wala pa yung ref. Wala pa yung washing machine. So, bumili kami ng lutong ulam. Tapos, habang pumupunta-punta kami dun sa bahay, kinukuha namin yung mga ibang gamit na pwedeng isakay dito sa kotse. Ayun, bumili kami ng ulam, bumili kami ng yelo. Kaya magastos din, pero hopefully by February 15 mailipat na namin lahat ng mga maliliit na gamit, tapos yung mga malalaki na yung susunod para totally nandito na kami nakatumira. Pero parang ganoon na rin eh, nag-stay na rin kasi kami dito. Sabi mo sa lipat bahay. Ha? Oy! Anong masasabi mo? Ha? Magsalita ako. Seryoso. Mahirap. Bakit mahirap? Ako lahat. Sige. Para ikaw lahat. Siyempre ikaw magbubuhat. Hindi ka naman kaya mga mabibigat, no? Kaya ko lang mga manage. Ganun palaga. Kuya, tabi ka! Pag hindi... Masagasaka dyan eh. Baka ano mo, road rage no? Hindi pwede yan. Dapat mahaba pasensya mo sa... biyahe. Lagi yung mainit ang ulo. Dapat hindi, di ba? Dapat, pag nagda-drive ka, mahaba ang pasensya. Pasensya? Oo. Tingnan nyo, ugali. Pasensya sa mga...
kasi dapat hindi ako ninenervyos. Ang magaling na driver, yung pasahero niya, hindi dapat nanenervyos. Dapat relax lang. Pero wala akong choice eh. Magaling na driver suit, love. Corny! Luma na yun. Ang magaling na driver, ako. Hindi. Hindi. Dapat, ang magaling na driver, chill lang, hindi mainit ang ulo. Tsaka, hindi ako nai-stress. Nai-stress kaya ako sa iyo. Wala kayong prep dito para maging chill. Ano walang prep? Ano? Kordi nito. Ako yun na yung mga joke mo, daddy. Ako yun na. Pinapakinggan. Para marinig nila na ang corny mo. Diba? Ang corny na, ang sungit pa. Makanta siya. Tumigil. Parang hindi ko yung boses mo. Ha? Parang hindi ko yung boses mo. Sorry, G. Hindi ako makabilis. Ang bigat ng dala ko. Heart! Heart! Mag-Valentine's na. Valentine pa birthday mo kaya heart? Next month pa. Gusto ko itanong yun eh. Bakit heart eh? Diba? Kasama ka sa vlog ko. Kasama ka sa vlog ko ah. Valentine's ko ba doon? Kasama ka sa vlog ko ah. With permission ah. Hi heart! Lagi ka pala. Ayun. Ang taho. Sino daw ng taho? Taho! Siya nakakatikim ng taho. Lumabas si Daddy G at bumili ng taho. Mabalik tayo sa usapan. So, ayun. Corny talaga siya. Tapos, suplado. Ayan. Kung ano-ano minsan sinasabi niya, eh, pinagsasabihan ko pagdating sa pagdadrive ka. So, madalas siya nakikinig sa akin. So, ewan ko ba. Hindi naman kasi ako din nagdadrive. At hindi ako marunong magdrive. Pero, gusto ko lagi chill-chill lang dapat. Eh, si Daddy G may times masyadong mainit ang ulo. Lalo na syempre doon sa mga tao na hindi sumusunod sa tamang patakaran sa daan. Tapos pag may mga nakikita siyang tatamad-tamad ng mga traffic enforcer. Pero sabi ko, wala naman tayong magagawa kasi ganyan talaga dito sa Pilipinas. So, parang hayaan na lang kasi mapapaaway lang, diba? So, ayun. Talagang nahihirapan din siya kasi siya yung nabubuat-buat ng mabibigat. Siyempre, ako hindi ko naman kaya magbuhat. So, madalas, ako yung dak-dak ng dak-dak na wibuisit siya. Pero, sinusunod naman niya yung mga sinasabi ko. Kasi minsan, parang yung mga ginagawa niya, ang hirap. Kumbaga pinapahirapan yung sarili. Tapos ako naman sinasabi ko, oh, ganito na lang yung gawin mo para hindi ka mahirapan. May times na parang naiirita siya kasi gusto niya siya inasusunod. Pero, syempre, nagko-compromise din naman. May times na ako rin naman yung sinusunod niya para naman mapadali yung ginagawa namin. Kasi gusto na talaga namin totally makamove in dito. And, yun nga, iniisa-isa namin yung mga gamit na maliliit. So, ang ano namin, hopefully this week makumpleto na namin lahat, malinis na namin lahat ng mga gamit doon at yung matira na yung mga malalaki para yun na lang talaga ang ilagay sa truck na rerenta namin para sa lipat bahay. Nako, yung mga aso namin tuwang-tuwa doon sa bahay kasi ang lawak na, nakakatakbo-takbo na sila. So, ayun, diba, na-mention ko sa inyo na anim yung dogs namin. Hindi ko na to even vlog, pero dalawa sa aso namin na matay nitong January. Nakakalungkot, sa totoo lang, yung isa naming aso, January 1, New Year pa na matay. Nagkaroon siya ng infection sa blood. 3 days talaga akong iyak na iyak noon. Hindi ko inasahang mawawala yung aso, pinavet, dinamot namin. Hindi namin agad napa-confine kasi holiday noon. Tapos, ang hirap kasi sobrang stress din namin dito sa isang bahay.
Pero tinry namin yung best namin na gamutin siya, mataas daw yung infection. Tapos ayun, New Year, mga 5 a.m. namatay siya. Sobrang iyak ako ng iyak, iyak kami ng iyak. Si Eve yun, mahal na mahal namin yung aso na yun, 3 years old pa lang siya. Tapos itong mid ng January naman, ang sumunod yung 11 years old namin na senior dog na si Muffin. Bigla na lang nanginginig siya, tapos na wala nang ganang kumain. Pag uwi namin galing din dito sa bahay, wala na, namatay na siya. Sa totoo lang, naiyak ko na lahat ng iyak ko dun sa mga aso ko, kasi kasama sila dun sa pangarap ko. Kaya nga din akumuha ng medyo maluwag-luwag na bahay para yung mga dogs namin free silang mag-roam around, at yung hindi sila nakakulong lang, masaya sila. Kaya ayun, yun yung nakakalungkot na part. Ayan na si Daddy J with matching towel. So hindi ko alam kung agahan ba o tanghalian kami. Naghalo-halo na, bumili na kami ng unang pang tanghalian. Ngayon naman, taho naman. Akin na. So ito, magtaho tayo. Ito yung mga model house dito. Ganyan yung sa amin. Mga aso namin, no? Hello! Yan, meron na silang playground. Makulit mo, Choy. Gimbap. Yan, so wala pang gamit ang aming bahay. Ang gulo pa. Ito kulit ng aso. Gulo, may gulay. Yan ang yelo. Sinang magulo pa. Ito na ang sliding door namin. Pati window. So, ito yung update ng bahay namin. Ito yung kulungan ng mga aso. Ayan, ginawa ni Daddy G. Kasi pagkawala kami, dito sila. Ay, may pupo. Ano ba yan? Bumili din kami ng sunshade. Kasi para hindi maano yung mga aso dito sa kanilang lugar pag maaraw, para hindi sila masyado mainitan. So sa gabi, napaka-presko ng hangin dito at ang napakatahimik. Bumili kami ng mga halaman ni Daddy G kahapon. Bulaklak. Ito. Daddy, ano to? Siling pang panigang. Kamatis. Siling panigang, kamatis. At kung ano-ano pang mga tanim na nilagay ni Daddy G. Kalamansi. Ayan, may kalamansi dito. Bumili rin ako ng bougainvillea. So, hindi pa masyadong maayos yung aming garden. Siguro pagka lumaki-laki na yung mga halaman dito, mas gaganda siya. At magiging presko. Sushi! Nag-bark ka na daw. Parinig ng bark mo. Mag-bark ka na. Uy, ba't di ka nagbabark? Misa? Yikes! Ang dumi mo! Ba't ganyan yung kulay mo? Diyos ko. Ah! May kulay niya sa video, oh. It's because she was out in the sun. Ano ba yan? Dahil nakakalabas ka na sa araw, nagiging ganyan na yung color mo, Miso. So, after namin umuwi ng bahay sandali, at ikarga doon, ilipat na doon yung mga gamit namin sa kabilang bahay, yung punta naman kami ngayon dito sa mga nagtitinda ng halaman kasi kulang yung lupa na bili namin kahapon. So, ayun. Kaya, kailangan mo dito para maitanin na
Ayun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko for today, guys. Please like, share, and subscribe. Bye! Daddy J. Yeah.